Hindi nagustuhan ng mga dabbercads at netizens ang mga naging pahayag ng dating actor-comedian na si Mr. Andres Jose Yllana Jr. o mas kilala bilang Anjo Yllana sa kanyang interview sa social media na nirepost ng pamilyang halushos. Ayon sa mga legit dabbercads, ay tila ba mas kinakampihan nito ang mga halushos at bumaliktad bigla sa mga kasamahan niyang sina Tito, Vic at Joey. Sa interview kasi iginiit nito na ang tunay na nagmamayari ng Itbulaga ay ang mga halushos dahil sila ang siyang financier nito at ang chairman nila ay si Mr. Romy Halushos Sr. na ama ni Bullet at Jonjon Halushos. Nirepost ito ng asawa ni Jonjon Halushos ang video ni Anjo Yllana at sinabi niya sa mga netizens na panoorin ang video na ito upang mas lalo daw maintindihan ng publiko na sila ang siyang nagmamayari ng Itbulaga at hindi sina Tito, Vic at Joey. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga legit dabbercads patungkol sa pambabash sa kanyang pamilya at sa buong Halushos family. Guys, move on na tayo! Suportahan natin lahat ng TV program nagbibigay ng tuwa at saya para sa bawat Pilipino. Love, not hate. Hashtag Itbulaga. Hashtag Always Be Grateful. Hashtag God's Perfect Timing. Hashtag GMA. Marami naman ang siyang nagtataka kung bakit bigla daw parang bumaliktad si Anjo Yllana. Samantalang noong pumutok ang balitang hindi pa napapasweldo si Vic Soto ng 30 million pesos ng mga halushos, ay isa din siya sa mga nagsalita laban sa pamilyang ito. At sinabing wala din siyang natanggap noon na sweldo galing sa kanila. Ayon pa kay Anjo, ay may utang din daw sa kanya ang Tip Incorporated. At kung hindi pa daw nagsalita si Tito Soto, ay hindi din siya paniniwalaan ng ibang tao. Noon daw, ay nakakatanggap din siya ng bayad na daw siya sa BIR ng tax, pero hindi siya sumasweldo sa Itbulaga. Anyway, edi syempre sinungaling na naman ako. This is precisely yung sinasabi ni Tito Sen, na bakit sa BIR declared na yung VAT, ibig sabihin bayad na. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at ni paring Vic Soto, walang maniniwala sa akin na may utang pa sa akin. Ayon pa, sa interview ni Anjo Yllana noong pang nakaraang buwan, ay sa 20 years niya sa Itbulaga ay wala siyang nakuhang compensation galing sa pamilyang Halushos o sa Tape Incorporated. Mula Lunes hanggang Linggo daw noon ay lagi siyang nasa Itbulaga at hindi sumisweldo pero tuloy pa din sila sa pagtatrabaho. Kumbaga, the show must go on. Ito ang mga pahayag niya noong mga nakaraang buwan patungkol sa nasabing pamilya. Kaya naman nagtataka daw ang mga dabbercads kung bakit parang biglang kumampi na ito sa pamilyang Halushos. May mga balibalita naman na kumakalat na inalok daw siya para maging bagong host ng New Itbulaga show sa GMA7. Ngunit pinabulaanan ito ng aktor at sinabing wala itong katotohanan. Thank you.